Hello guys! Hello mga kabiyahe! So ngayon, hindi muna tayo pabiyahe dahil isashare ko muna sa inyo yung journey ko ng pagpapa-brace. Finally, nakabitan na po ako ng brace after 3 years. Ano nga ba nangyari? Bakit after 3 years pa? So, intro muna tayo. Intro! Pasok! Guys, bakit nga ba after 3 years pa bago ako nakapagpa-brace? So, ang story kasi nga, so 2019 pa lang, nagpa-plan na ako magpa-brace. Pero, hindi ako na tuloy. Kasi, upon panoramic x-ray ko, bad news. may nakitang ngipin na nakatago sa loob ng aking gilagid. So, hindi ko rin alam na may impacted tooth pala ako na. Actually, ano siya, tuwing nagpapa-dental ako, nagpapa-cleaning ako, lagi tinatanong, bakit wala kang pangil? Pero, yun pala, yung pangil ko, nakatago pala, hindi siya nakalabas. So, 2019, pumunta ako sa Urban Smile para magpa- kabit sana ng brace, pero hindi siya natuloy. Ang nangyari, upon ng panoramic ko, nakita doon na mayroon nga akong impacted tooth. Then, hindi siya muna makakabitan ng brace, kailangan muna siyang tanggalin, sabi ni Doc. Ang tooth extraction kasi sa kanila is 15,000. So, wala akong ganung halaga nung time na yon, nung 2019. So, in-advise naman ako na pwede naman siyang installment. So, punan muna every, kung kailan ako may pera, pwede akong maghulog. Anytime naman, pwede ko siyang hulugan. Hanggang ma-meet ko yung 15,000 para doon sa tooth extraction. So, ang ginawa ko, bawat sahod, every 15-30, naghulog ako ng 1,000, yeah. Hanggang nakaabot ako ng 15,000. So, nung natapos ko na yung 15,000 na yun para sa tooth extraction ko, in-advise naman ni Doc is magpa 3D x-ray ako para makita niya kung gaano kalalim yung ngipin ko, kung gaano niya kalalim ihiwain yung sa ngipin ko. Then, nagpa-laboratory din ako noon. Parang yung chinek ata yung sa dugo, kung gaano yung kalakas yung bleeding para alam niya kung paano gagawin. Siguro ganun. So, nagpa 3D x-ray ako. May CD na noon, pero pinasa ko kasi yun, wala na akong copy nung wala akong copy nung 3D kasi nasa CD lang siya. Then ayun yung pinorward ko doon sa sa Urban Smile. Tapos yung 3D na yun, ginawa yun sa sa SM North EDSA. SM North EDSA. Doon pa ako nagpa 3D. Kasi wala sa kanila. Then natapos ko na yung 3D, then natapos na rin yung down payment. Then, March 2020, actually, exact date is March 10, 2020, bago mag-lockdown, natanggal na yung nakatagong ngipin ko. So, ipapakita ko yun sa inyo yung x-ray ko kasi may copy pa ako nun. Then, 2020 tapos, sakto, nag-lockdown. Buti na lang, nag-request ako sa, naka-schedule kasi ako na para tanggalin yung sa tahi ng ngipin kasi daming sinulid yan dito sa ngipin ko. Tapos lockdown pa. Buti na lang, nag-schedule si Doc na tanggalin yung sa tahi nga kasi nga, baka ma-infection ako pag hindi tinanggal. So guys, yung nagastos ko dun sa tooth extraction is more or less 25,000. 15,000 yung tooth extraction, 5,000 yung 3D, tapos nagpa-panoramic x-ray pa ako na almost 1K ata yung panoramic x-ray. Then other gastos pa, papunta doon pa dito, tapos yung gamot pa. Na on more or less 25,000 siya. After ng tooth extraction ko, yun nga, sakto-sakto, nag-lockdown na siya. So hindi na rin ako nakapagpakabit ng brace. Kinasal na ako lahat-lahat, hindi pa rin ako kinakabitan ng brace. So 2021, nagpa-plan na ulit ako magpa-brace. Nag-check na ako sa online.
kung saan magandang magpa-brace. Hindi na ako bumalik dun sa ano, sa denta, sa Urban Smile. Wala lang. Hindi na ako bumalik. Pero maganda dun sa Urban Smile. Mabait din si Doc. Tsaka malinis doon, mabango. Then iniisip ko kasi baka ano, tumaas na kasi yung ano nila, 'di ba? Kasi mahal na yung ano yun. Baka tumaas na yung down payment. Kasi yung down payment doon dapat is 5,000 tapos baka mag 1,000 monthly. So hindi na ako natuloy doon, naghanap na lang ako ng ibang ano clinic kung saan ako pwedeng magpa-brace. So inabot na 2021, isang taon na lumipas, hindi pa rin ako nakapagpa-brace. Tapos eto nga 2022. Nagpa-plan na ako mula January, nagpa-plan ako magpa-brace pero hindi ako matuloy-tuloy. Hindi ko alam kung bakit. Ano nga bang nangyari? Bakit hindi nga ba ako nakapagpa-brace? Wala, siguro naghahanap ako ng ano, yung okay na clinic. Tapos etong November 27, second try ko. Ayun. Finally, etong November, finally nag-inquire na ako sa isang clinic dito malapit sa amin, sa Pace 10 siya malapit. Nagpaano ako doon, nagpa-consult ako kung pwede na ba akong kapitan. Pero chinek muna to yung ngipin ko. So, pumunta ako doon. Chinek yung ngipin ko, kung ang papagawa ko ba, ganyan. Chinek niya, ang package niya, ang estimated na amount na binigyan niya sa akin is 45,000. Then, 1,700 monthly. Hindi ako agad nagpakabit kasi medyo mabigat yung 1,700 monthly kasi alam mo na, may iba matay binabayaran. Tapos ang isa pang naging problema ko doon, yung cleaning may bayad siya. So bago kakabitan ng braces, magbabayad ka muna sa cleaning na 600 pesos. Ano ko din kasi sa iba naman, free cleaning naman, free initial cleaning, bago kakabitan ng braces, lilinisin muna yun. Kasama na dun sa package or sa down payment na babayaran mo. Ay sa kanila, 600. Eh sayang naman kasi may ano ako eh, may HMO ako. So ang sinabi ko, magpa-cleaning muna ako sa labas under HMO, tsaka ako magpa-brace para sa ano, hindi sayang. Diba? Sayang kasi yung card ko. So, November 27 yon hindi ako nakabitan. Then, November 30, ayun, nagpa-schedule na ako sa Central, dyan sa Almar, ng cleaning. Yun. Then, hindi na ako bumalik doon sa clinic na yon. Naghanap ulit ako ng iba. Kasi nga, medyo nabigatan na ako sa monthly niya, na 1,700. So, nag-search ulit ako sa online. Naghanap-hanap lang kung saan may magandang, ano, clinic at affordable. May nakita nga ako dito sa may Deparo. Ang pangalan ng clinic is Dentrust. Nag-inquire ako doon. Then, yun nga, finally, as you can see naman, di ba? Nagpa-schedule ako December 4. Nagpa-schedule ako doon. Then, apan yun, kinabit agad pa doon. Ang maganda doon kasi, kasama na yung panoramic. May free panoramic na doon sa clinic nila. Kasi doon sa iba, walang panoramic. Sa labas ka pa magpa-panoramic. So, medyo hassle. Kasi minsan nakakatama din yung pag-ganon-ganon ka. So, maganda na rin doon sa clinic na doon, sa may Dentrust, na meron na silang panoramic. Pero wala akong binigay na copy sa akin. Chinect na lang nila bago ako lagyan ng braces. Then, magkano nga ba doon sa, ano, sa Dentrust? Sa Dentrust, maganda. Kasi affordable siya. Ewan ko lang, baka promo kasi ngayon, Berman's promo yon. So baka pag hindi na naka-promo, medyo tumaas siya. Ang down payment ko is 4,000. 4,000 lang yung down payment ko. Tapos, plus 500 para dun sa denta kit o ortho kit. May toothbrush, may salamin, or may ano na rin siya, may wax para sa mga sigaw, ganyan. Tapos, 100 peso sa PPE. So, bali, ang total na binayaran ko is 4,600. 4,000 sa down payment, 500 sa ortho kit, and 100 para dun sa PPE. Then, yung total package na binigay sa akin is 42,000 pesos. Ang monthly ko is 1,000 lang, di ba? Ang galing, 1,000 lang yung monthly ko. Mas bumaba. So, yung 1,000 ay medyo kaya-kaya pa yun. Kaya, buti na lang talaga, hindi ako nagpa-kabit doon ng braces doon sa, ano, sa isang clinic na napagtanungan ko. So, ayun na nga, nakabitan na ako ng braces, chinek. Ano nga ba yung dahilan, bakit nga ba ako nagpa-brace? Kasi, hindi naman kasi talaga pantay yung ngipin ko. Yan. May, para kung nakaangat dito, etong sa front teeth ko, nakaangat siya.
Tapos, pag nagsasalita ako, pag ganyan niya, no? Yung nakababa, masyadong nakababa na to. Hindi siya pantay, ah. Yan. Tapos, ano ako, overbite. Pag kinakagat ko, deep bite, kumbaga. Yan. Pag kinakagat ko, masyadong nakapaloob pa to. Nakapasok siya. So, gusto ko, nakalabas lang. Yan, kasi pag nagsasalita ako, tabi niya siya. Parang masyadong nakababa to, tapos nakapasok to. Yun ang problema ko. And then, yung sa joke ko, yun, pag umanga nga ako, may nagkitli, parang gumagano siya. Nga ganun. Tumutunog. Yan. Nagkitli yun dito ko. Tapos, ang problem ko pa kasi pag tulog, nag-grind ako ng ngipin, nagaganyan na. Siguro dahil to doon sa, kaya nagkiklik yung sa panga ko dahil to sa pag-grind ng ngipin, pagtulog. Siguro dahil nga doon yun. So, ayun lang. Sana maging okay yung yung journey ko sa, journey talaga. So, pang ilang days ko na ngayon, December 8th. 4 days, 5, 6, 7, 8. So, 4 days na akong naka-brace. Yung, hindi pa rin ako makakain ng maayos. Bali, ang niyan, nung December 4, 11 ako kinabitan ng brace. Tapos, nung gabi, 7 p.m., ang sakit na ng nararamdaman ko na yung niya, yung kirot niya. Nakaunting tama lang masakit siya. So, hindi na ako nakakain yun. Ang kinain ko lang lugaw. Tapos, kinabukasan, December 5, lugaw ulit. Nilutuan ako ng aking mabuting asawa ng lugaw. Tapos, next naman, champurado naman ang kinain ko. Tapos, sopas, ayan lang ang kinakain ko. Sopas, lugaw. Tapos, ngayon naman, araw, Thursday, December 8, nagluto ako ng champurado. Yun, bali namimiss ko na kumain ng 4 days pa lang. Nag-cravings na ako sa matitigas. May mangga nga ako dyan, may hindi ko na nakain eh, kasi masakit eh. Hindi ako makanguya. Tapos, ang hassle nga kada kain mo, ang taming sumisik-sik-sik-sik dito sa, yan. Actually, ngayon masakit pa yung ngipin ko. Masakit dito. Hindi ako makakain pa ng maayos. So, ayun lang guys. Nasabi ko na yung information doon sa dentist na kung gusto niyo kung gusto niyo magpa-brace doon sa clinic na pinagpa-bracean ko, sabihin niyo lang sa akin. Bibigay ko yung nila, yung exact address. Tapos bigay niyo yung name ko kasi may referral na discount parang ewan kung paano proseso nun kapag may referral. So, kapag gusto niyo magpa-brace doon, or may iba kayong question, comment down! Yun lang, guys! Bye-bye!